Okay, good morning mga kapadyak. Okay, 6 AM. Parang na-miss natin ang mag-ride ngayon. So, if you notice, may mga mangilan-ngilan ng mga sasakyan na nasa kalsada ngayon. At marami akong nakikita ng mga nakabike. Para siguro may mga biyahe sila. Okay, so yan ang sitwasyon ngayon dito. Yan. Okay, so konti pa lang yung mga sasakyan. Pero marami akong nakikitang mga nakabisikleta na. So, yan, hanapin natin yung ating mga kapadyak. Mga kapadyak. Okay, so medyo basa ang kalsada. So, ingat-ingat lang tayo. Ingat-ingat lang tayo dahil madulas kapag ganyang basa ang kalsada, 'di ba, mga kapadyak? Okay. Okay, so rolling na tayo mga kapadyak. Yan. Rolling. So, para makita sila ng mga motorista. So, mabuti naman yan. Okay? So, ayan. Kapadyak tayo lahat. Go, go, go! Umikot lang tayo para makita ninyo kung ano ang sitwasyon. Diyan sa garden na yan, wala na ho ang pinapapasok gawa nung ayun ko, safety siguro. For safety, hindi na sila nagpapapasok kasi pagka nagpapapasok sila doon sa taas, doon na sila. Marami na sila doon. Doon lahat sila. Di ba? So, hindi na sila nagpapapasok. Dito lang sila. Okay, so mga kapadyak, lumipat tayo dito sa harap ng CCP. Okay, so ayan po. Malinis siya dahil hindi pinapapasok yung mga tao doon sa loob. Okay, so ibig sabihin, sa labas lang sila, doon lang sa kalye. Siguro safety na rin. Ayan po, kung mapapansin nyo, go yan. Go. Talaga normal na go sa dami ng bisikleta. Ayan po ang kapal ng nagbabike. Ayan po. Go. Ayan po, go. Ayan yung ilaw. So, yung mga bike na nasa unahan, sila yon nag-go. Diba? Kumusta na ang social distancing natin dito mga kapadyak? Kung mapapansin ninyo, napakakapal po ng tao dito. Diba? Sobrang kapal. Kanya-kanya na po. Pero nakasuot sila ng face mask. And still dikit-dikit pa rin lahat. Hindi po ba? Ayan po, napakarami. Yan ang sitwasyon sa Ross Boulevard. Ang daming fitness enthusiast. Paano yung papal? So, binakuran nila ito kasi may construction dyan sa kabila. Ayan na, wala na yung mga nagsusumba dito. Yan. Lugar na ito ay nandito yata yung mga DPS na naglilinis. Mabuti naman at hindi nila pinababayaan. Ayan, pusa. Okay, so lahat nililinis nila. Okay, so ayan o.
bibilang din siya talaga para. Iba naman na nakatira dito, wala lang pakialam. Sana naman sila na lang i-authorize na maglinis. Ano po ba? Ayan. Ang dami, parang binahan ng DPS itong Manila Bay ngayon. Ayan. Okay. Ilang naman po naka-bike yung mga tao rin, o may mga naglalakad din naman sa pag-jogging. Okay, saka yung mga nagsusumba. Simula dun sa unahan, pangatlong grupo na to nandito. Ayan. Papatayin ko kasi... So sa kabila ng bakod na blue na yan, yan yung ano, yung ginagawa nilang mga, sabi nila illegal na impornal na galing dito sa mga commercial area na to, na nagdiretso yung kanilang wastewater sa dagat. Kaya meron silang ginagawa. Ayun po. So, nililinis. Nang nililinis ng ating mga ito. Okay, so, kahit saan naman. Kasi yung mga kapwa natin, mga Pinoy, hindi nila tinatapon ng maayos yung kanilang mga pinag-inuman. Ang ginagawa ng ating mga DPS. Ayan po. So dito sa lugar na to, ito yung sinasabi natin ginagawa. Sa kabila ng wall na yan, yan yung may ginagawa silang ano, yung mga illegal na ano, na kita nila may mga illegal na impornal na diretso dyan sa tubig. Okay, mga kabadyak, maraming salamat sa mga nanonood. Maraming salamat. Doon sa mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na po para ma-update kayo sa mga videos na maia-upload natin. Okay, so maraming salamat. Bye! Okay, mga kapatid, kung mapapansin ninyo, yung tao nandun na sa buhangin. Ayun, meron din sa mga tubig. Grupo-grupo din. Mga sumba. Sumbera. Hanggang dito nilinis din na ating mga dipin. Ayan po yung nakuha nila.
pinaalis sila dun sa lugar nila kung saan sila nagsusumba. Ngayon, nandito na lang sila naga. Okay, so yan po yung mga umiikot lang dito sa MUWA from ano ba yung hotel dyan? S. Mason papuntang Trip Hotel. So yun lang yung ikot nila. May nagtatrangko din sa kanila. Tapos yun na, mga 2 oras na ikot. Yun na yun. Okay. So mabibilis. So, mahirap din sumabay. Kumalas na nga ako dahil sobrang bibilis. Ito po sila. Yan. Si Benedict. Di po ba? Okay. So, itong kasunod ay ibang group naman ito. Ito. Yan. Karamihan mang may mga MTB at saka road bike. Then, of course, dahil open ground naman ito, may mga scooters. Okay, so hindi lang naman mountain bike at saka road bikes ang nandito. Scooters, may mga BMX riders. Ayan. So ayan po, ibang grupo naman po ito. Ayan. Ito iba na naman to. So kanya-kanya naman yung grupo. Kanya-kanyang facing. So ayan po ang kanilang group. Halo na yan. May mountain bike, may road bike. Yan. So kung mapapansin mo, matakbo talaga yung road bike kaysa sa mountain bike. Pero may mga mountain bikes dito na ang setup ay road bike. Yun, sumasabay sila sa ikot. Di po ba? Then may mga leisure rider naman dito. Yan, nagpapahinga na yung iba. Yan. So, nakakatuwa. Ito ibang grupo naman to. Puro road bikes naman. So, ingat lang tayo mga kapadyak kasi madulas. Basa kasi ang kalye. Okay? So, ayan. Ang mga road bike. Yan, kambyada.
dito. Okay mga kabadyak, maraming maraming salamat uli sa panonood. So ayan po ang ikot ng road bikes. Okay, so maraming salamat.